Hello mga langga, for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng intro. First is, i-open ko yung PixieLab. Kailangan mo nang mag-download ng PixieLab pag wala kang PixieLab. Tapos, i-click ko lang ang image size. Customize ko lang siya into YouTube thumbnail. After that, click OK. Then, i-edit ko yung name. For example, ang gagawin ko is Marilyn. Next is, palitan ko lang siya ng font. So, marami siyang choices mga langga kung ano yung gusto mo. Yung sa akin ito, mas gusto ko yung Mimi font. Tapos, ganyan lang. Palakihin ko lang siya. Tapos, dito, i-click mo lang yan. Okay, next is, click mo yan. Tapos, ito parang may susi. Tapos, yan, add. Open mo yung shapes. Yan. Dapat cover yan lahat. After that, pipiliin mo yung kulay green. Okay, check. Tapos ito i-baba mo lang siya. Tapos i-merge mo siya. I-check mo lang yan. Tapos click mo yung merge. Tapos okay. Okay. Okay, after that, i-click mo lang yung erase color. Enabled mo lang siya. Tapos check. Tapos ito, click mo yung transparent para at least hindi talaga siya makikita. After mo mag-click yung transparent, export mo siya. Tapos customize mo yung quality niya, very high. Tapos save to gallery. After mo i-save sa gallery, mag-create ka niya, i-open mo yung KineMaster. After mong i-save yung pixel art, i-open mo yung KineMaster, tapos i-click mo itong create new. Next is image asset, pipiliin mo yung lang yung block. Tapos i-adjust mo siya into 10 seconds. After nyan, i-click mo yung layer. Tapos, i-insert mo yung na-save mo kanina sa PixieLab. Okay. Yan. Center mo lang. Tapos, kung ano yung size ng background, yan din yung size ng yung name. Play mo. Ayan. Next is layer again. Pipiliin mo yung na-download mo na fire effects. Ito. Tapos i-zoom mo lang. Ganyan. Okay. After that, i-send back mo siya. I-send back. Yan. Yan na ang itsura niya. Okay. Tapos, after after dito, i-click mo ulit yung layer. Image asset. Yung white. Okay. I-cover mo siya. Tapos, in animation fade, 1.5. Yan yung tsura niya. Diba?
So, pangitingnan kung nasa harap yung Y. So, ang gagawin mo lang, isend backward mo siya. Isend backward. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. After that, i-save mo lang. I-save mo lang siya. After mo i-save, create ka again ng new. I-open mo ulit yung KineMaster. Create new. Okay. Next is, i-click mo yung na-download mo na Moto Fire. Yan. Play natin ha. Try natin i-play. Ayan. Okay. Next is layer again. I-click mo yung na-download na fire effects again. Ayan. Sundin nyo lang yung ano ko ha, yung anong inano ko sa screen. Tapos, click ko yung ang blending. Tapos, screen. Ayan. I-check natin ha. Ayan. Tingnan mo guys. Ang ganda niya. Okay. Dyan. Insert mo yung layer. Tapos, i-insert natin yung ginawa natin sa KineMaster. Yung ito. Ayan. I-chroma key natin. Enabled. Tapos, 32. Tapos, 54. Ayan. Check. Ayan. So, ayan. Mag-insert tayo dito ng effects. Ito FX. My Ridge. Ayan. I-check natin ha. I-send backward natin yung My Ridge. Ayan. Ayan. Mag-insert muna tayo dito ng audio. SFX. Ayan. Add ko. Tapos, i-cut ko lang siya. Kita mo to yung gunting. I-trim ko lang siya to right. Yan.
Ayan. Tapos, mag-add lang tayo dito ng subscribe button. Yan. Yan. Yan, mag-add ta og black. Tapos i-trim na to. Next step is i-click na to ang media. Tapos pili ta og color black. Tapos i-trim na to ang exist niya. Trim to right para muna siyang itsura. Yan. Tapos, click na to ang layer, text, type tag subscribe now. Subscribe now. Now. Tapos, ito nang i-down dira. Click na to ang text option. Any character. Oh. Yeah. Ani in animation fee ay no ang animation niya kay wipe right lang, wipe right yan. Tapos ano siya, tapos magbutang taog music ay ano dera background. Kana yan. Itong i-play guys ah. Ayan. Mauna na siya guys. Sample na siya. Salamat sa pag-watch. After ana, ato na i-save.